What's up mga kamojo? Magandang araw po pala sa inyo. Ako po pala si Exolomojo Vlogs. Welcome back to my channel. Ang video ko po ngayon, tuturo ko po sa inyo kung paano po nilagay yung Motaro crankcase ng Raider R150 ng Suzuki doon po sa mojo natin. Pero po, yung mojo na ginamit ko dito, timing chain. Hindi ko pa po nasubukan sa push rod. Pero ito po, ituturo ko po sa inyo para po sa lahat ng mojo na may timing chain, kung gusto niyo lang pong dagdag na accessories para po mugi rin po yung motor nyo. Sana po mag-enjoy kayo sa video ko, marami kayo matutunan at huwag nyo po kalimutan mag-subscribe at pakiclick na lang po yung notification button. Ride safe mga mojo. Peace out. Crankcase ng Raider 150, yung Motaro crankcase. Bali dito po sa right side natin, dito po banda sa may kick, yung ginawa po namin ng putol ko. Bali yung nakakabit lang po dito, isang ternilyo lang po yan. Yan po, kita po niya. Tapos meron po yung clearance para hindi po masyadong malapit dun sa makina, para hindi po maglasgas yung crankcase natin. Bali dito po, ito po yung dito po banda, ito yung binila namin na screw na mahaba, almost 5 inches po yata to. Ito po, pakita ko po sa inyo yung ruler. Yan po, dapat po kasi umabot dun sa may dulo natin eh, dun sa may hiwa. So weird! Hiwa din. Ito, simula doon hanggang dito. Dito po sa nakakan, almost nasa 5 inches po yung haba ng tornilyo para umabot po, para may kabit itong crankcase dito sa right side na panel niya. Nakakabit po dyan, isa lang, yung dito po sa taas na to. Bali, ito po yung bibilhan niya ng screw. Tapos po, yung iba na to, nilagay ko na lang po to para hindi masyado, para kung titingnan, lahat may tornilyo. Tapos ito pong bracket na itong dalawa, kasama na po ito sa bibilhin yung crankcase na Motaro crankcase. Bali itong dalawa na to, merong isa na to, iwan ko lang kung saan po ito banda, parang kasama po dito yun sa ibang parte sa Raider. Pero ito po, dinugtong ko po itong dalawa para hindi makita yung pinaka-tornilyo. Tapos yung ginawa ko po, itong tornilyo na to, ito na lang po yung ginamit namin para mahigpitan. Kasi po pag allen wrench, baka hindi po mahigpitan masyado, kaya ito po yung binili namin. Pero depende na rin po sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Yan po, tingnan po ninyo. Ngayon po mga kamodo, dito naman po tayo sa left side. Bali dito po, yung nakakabit po na tornilyo, ito lang po yung isa, saka ito po yung isa. Sa baba po na yan, wala na po yan. Sa baba. Yan po. Bali, yung mga tornilyo po niyan na nakakabit, puro allen wrench po. Kasama na po ito sa Motaro na crankcase, yung itong tornilyo. Bali po, yung binili lang po namin, yung sa kabila na yung kanina, yung nag-iisa. Bali dito po, sa free na to na Motaro, ito lang po yung nagamit namin, itong dalawa, itong isa tsaka itong isa. Tapos kung makikita nyo po, same rin po yan, kasama na rin po yan sa crankcase ng Motaro. Tingnan po ninyo mabuti, mas madali lang naman po, diskarte lang po para may kabit. Pero ito po mas matibay to kasi dalawa eh. Pero doon po sa kabila, matibay na po doon kasi hinigpitan ko po talaga yun para sa long ride di po matanggal. Ilang beses na rin po ako nagpa long ride, papunta pong Rojas, saka minsan Pakatitlan, Buruanga, hindi na rin po, hindi naman po natanggal. Kasi
Kasi po, higpita nyo lang po na mabuti. Yan. Sa mga hindi pa po subscriber ko, mag-subscribe na po kayo sa channel ko. Pakiclick na rin po yung subscribe button, tsaka po yung notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. Maraming salamat po. Sana po supportahan nyo po palagi yung mga videos na i-upload ko. Tapos po sa mga katanungan, mag-comment na lang po kayo sa baba kung ano po yung gusto nyo itanong sa akin about po sa pagkabitso dito sa Mutaro Pancake. Maraming salamat po and God bless. Mukul Bradbox.